Kuntuhan, hashtag updates at iba pang chika. At makakasama nyo ang iyong chikadora na Chicks Pa. Abangan si DJ Chicksy sa Chicksy Chika. Every 9 to 10 a.m. Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Chicksy Chika, only here at 102.1 FM Smile Radio. This station is your radio. Fresh music. 102.1 FM. Fresh music all day. My radio. This is your number one local station. The new brand of radio. 102.1 FM. Radio station. My radio. The best music, 102.1 FM. More music. My radio. Kasandigan mo. 102.1 FM. Fresh music all day. My radio. It's your number one local station. Mga ganang morning. Yes, of course, tayo yung lingkod Lloyd Emmanuel Jr. sa 102.1 FM Smile Radio, kasandigan mo. At tayo po ay ang ating Sunday edition. Program natin today is ayon sa ating pong Sunday Ratsada Pinasaya at Balitaan. So, kung meron siyempre, dapat mag-enjoy tayo this Sunday. Yes, of course, bago po yun ay tayo po yung ugaliin natin mag-simba. Dahil po, the one day is for the Lord. Ito bagong edisyon natin na Sunday Ratsada Pinasaya at Balitaan. Kung saan magkakaroon din tayo ng mga kapapanayama sa iba't ibang opisyales. Yes, of course, sa mga ating pong entertainers, yes, of course, ha? Mga involved sa music, balitaan, public affairs, mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. At syempre may mga guests na rin tayo dyan, ha? Ito ang unang bugso nating programa na Sunday Pinasaya. Sa ganap na 11 minuto makalipas ang 11:00. At 26 ng Disyembre, 2021, ha? Belated happy birthday ng ating pong board of directors, ha? Ating pong direktora, si Chris Sanji, ha? At salamat sa dalamong, ano ba yan, hamon, ha? At Merry Christmas na rin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At kailangan harin nawa itong dapagpasok na ating 2022, ha? Eh, kailangan nating struggle pa rin, ha? Yes, of course, dapat meron ng projection, ha? Anong dapat mangyari sa loob ng 2022, ha? Para meron tayong ikwento after ng 2022, ha? Itong 2021 natin talagang pandemya, apektado ang hanap buhay. Pag apektado ang hanap buhay, apektado ang income. Yes, of course, apektado na rin yung sarili. Ha? Mag-target tayo. Ha? Magkaroon ng itong mga pagsalubong ng 2022. Ha? Magkaroon po tayo ng self-reflection. I-reflect natin ating mga sarili, mga minamahal natin yung taga-subaybay. At mag-evaluate. Self-reflection at evaluation. At mag-target. Uy, tatanong kayo sa akin, ikaw ba meron ka namang target? Yes, of course.
Meron tayong target, syempre. Ang ating gustong mangyari sa ating sarili bago po humantong ang 2023. Ah, 2022, ha? Ayan na, dumating ating mga technical team, ha? Ang ating ka-partners program. Eh, kailangan maging masaya rin tayo Sunday, ha? Siguro gagawin natin na Sunday is the day for reflection. Para naman nagkakaroon tayo ng assessment, ha? Evaluation. Uy, yung ano, ha? Yung mga offices, pwede yung gawin to mga offices dyan, yung mga sa government and the private. Oo, magkakaroon kayo ng kami noon, eh, panahon na. Salamat sa boss namin noon, si Joey Lina, ha? Kasi we learn a lot of things. Kakaroon kami ng weekly assessment na assessment and reporting, monthly assessment and reporting, and the quarterly assessment and reporting. So, tinitingnan namin kung ano nangyayari within a week, within a month, within a year. So, gagawin na rin natin to next year. Promise, gagawin natin sa radyo, ha? Kung ano nang nangyari sa ating mga programa. Tayo ba ay lumakas? O papaano? Oy, binabati natin na sabi ni Jeus. Jeus Mercado. Merry Christmas po. Ay, Merry Christmas din sa iyo, ha? Si Mia Pohanes Moreno. Moreno ba? Moreno dapat, no? But anyway, yun ang apelido niya. Mia Pohanes Moreno. Ang sabi niya, hello po, ha? Hoy, pwede kayong mag-suggest dito, ha? Pwede kayong magpakanta sa DJ. At the same time, pwede rin kayong mag-paabutan nyo pa mga obserbasyon, ha? Lalo tigit yung politika na, ha? Maging national and local issue, pwede nyo po iparating sa atin. Para mapag-usapan din naman natin, may iparating natin yung ating pong mga natinanak. Yung ating pong observation, di ba? Kung tingin nyo sa mga nababasa at na napapanood nyo sa social media at yung iba naman ay sa dyaryo, wala na, hindi na uso masyado ng dyaryo, ano? Sa ating pong mga tawag nila doon, mainstream media, eh. Yung mainstream media nag-report ng mga kaganapan, ha? Kaya lang, mga mainstream media, mga pinagbibintakan ng mga ilang analyst, ha? Yung mainstream media, oy, totoo ba ito, ha? I-share ko lang sa inyo, ha? Balita, ano man. Yung mainstream media, yun daw yung nagbabalita ng mga kaganapan sa mga iba't ibang kapuluan natin bansa. Wala pang mga ano nun, wala pang social, wala pang ano nun, mga vloggers, eh, ha? Na ang sinasabi nila, nagbabalita ang mainstream media, eh, assessment nga ng iba, nagulat nga ako nung nauso itong social media. Doon ko lang nalaman, alam nyo po yung Sub 44, ay binalita doon. Ito pala si Bongbong Marcos, naging emotional sa nangyari doon sa mga Sub 44, yung salubong yun, eh. Yung sila dinala dyan sa, yung dito na sa Metro Manila. Napaiyak nga si Bongbong Marcos. Hindi, ay, totoo yun. Hindi yun napabalita. Ngayon, lately ko na nakita nung dito po sa social media ko pa nalaman. At saka yung ano, yung pagtugon sa bagyong Yolanda. O, sila rin na tumugon din sila doon. Nag-response din si si Bongbong Marcos. Ay, bakit kayo mga national media, mainstream media tawag sa inyo, bakit mo hindi nabalitaan, ha? Bias na ba? Bias na ba ang media ngayon? O dapat ang pagbabalita, walang motibo, walang personal interest, walang personal motive. Kung hindi po ang objective natin, lalo tigit tayo nasa media, is to inform the public ano yung mga nangyayari, ha? Hindi yung pinipili yung balita. Nagulat nga lang. Maging ako, nag-isip nga ako, eh. Sabi ko, oo nga, wala namang ginawa to, eh. So, nung nag-browse ako sa ano,
nag-browse-browse ako sa social media. Eh, doon ko tuloy na nakita. Sabi, aba, nag-response pala to sa mga calamities. Bakit ito hindi na ba napapabalita, ha? So, ako na nagbabalita ngayon. Kasi po, napanood ko sa social media. Ang social media, hindi niya kaya magsinungaling dahil may mga video sila pinapakita. Yung mga pictures din silang pinapakita. So, nakakalugot. So, ngayon lang natin po nalaman, ha? Ano pa? Alam niyo ano pa nadi-discover natin? Eh, gumagawa na naman ng mga survey. Oy, si Verna Mercado Valdez. Ang sabi niya ay Merry Christmas, ha? Teka muna, tugtog tayo ng mga background na medyo masaya naman tayo dapat, ha? Napabilis naman. Ayan po, siyempre kailangan natin maging masaya nitong Pasko. Merry, merry, merry Christmas. And have a happy new year next year, ha? Sa January, ayan yan, new year na po, ha? So ako lang po nagbabalita nun. Hindi ko po ay sabihin nyo na ako yung panig kay Adbong. Hindi po. Inaano ko lang, binabalidate ko lang. Kasi iniisip ko nga bakit galit na galit ang mga tao sa mga Marcoses, ha? Sa mga Marcos. Kayo ba, Jesus Mercado, May Puhanis Boreno, kay Mercado Valdez? Ano ba masasabi nyo, ha? Galit na galit ang tao sa mga Marcos. And then with the presence and the help of the social media, ay doon po natin nalaman na meron pala silang malaki ang kanilang contribution. Marami pala silang projects. Tulad itong ano, yung nuclear power plant na alternatibo sa kuryente. Itong ating mga SLEC, NLEC sa yung South Expressway, mga tulay, mga longest na tulay. Ano ba, San Juanico Bridge ba yun? Siya po palang Marcos palang project yun. Even dito sa Art Center ng Los Baños. Marcos din ang gumawa dyan, mga taga-subaybay. Tingnan nyo po, matibay. Bukod sa matibay, preserve na preserve siya. Noon, edi siyempre noon, preserve na preserve siya. Pero ngayon, hindi na masyado. Kaya, yun po, dun po tayo nasa sorpresa, ha? Salamat po sa mga sa social media. Hoy, salamat sa Facebook at YouTube, ha? Eh kung hindi dahil sa inyo at isa na rin siya sa isa na rin siya sa contributors na mag-educate ng tao, na mag-inform ng tao. Siyempre, kayo mga public, pagka meron kayo nakita, i-evaluate nyo rin, i-assess nyo rin mga minamahal natin tagapakinig. Kasi kung hindi natin i-evaluate, i-assess yan, personal na lang tingnan nyo rin po maigi, ha? Kaya po sa ngayon, assessment natin, generally assessment natin, kaya yung mga tao ngayon, nagre-react na feeling talaga nila na nagpayaman lang yung pumalit sa Marcos. Eh si Marcos, hindi naman nagpayaman, ang tingin kasi nila, mayaman na talaga eh. Yung mga gold na sinasabi, ni-report na rin ni Imelda Marcos. And even Imelda Marcos, ay umapila na rin si Imelda Marcos. Humihingi siya ng tulong. Sa Senate, natulungan na siya. Makuha itong mga wealth. Kasi sa tulong lang kinilang kailangan kasi involved din ng Marcos bago mailabas ang pera. So kaya ang kinyaman niya. Uy, sabi ni Jeus, kumusta po ang Pasko po dyan sa studio po? Aba, masaya po kami dito sa Pasko, ha? Mayroon nagdalang hamon. Maraming salamat sa ating station manager, ha? At yes, of course, sa ating direktora, Chris Sanji, ha? Nagdala ng mayroon pong dumating na hamon.
Okay po kami dito, ha. Thank you, J.J. Uzeus Mercado, ha. Kasama si Mercado. Kasi kailangan maging masaya tayo, Jeus, kasi siyempre, yun na lang yung napapalakas at napapasigla sa atin, ha? Huwag tayong maging masyadong apektado sa problema. Kaya itong iba nating mga politiko, ha? Masyadong personalan, ha? Ang laban ng politika. Even the national, sa national, personalan din, ha? Yung laban nila Marcos at Aquino. Ano-ano nangyari? Ano nangyari? Create nila ang PCGG na para sabihin, para daw yung mga nakaw ng Marcos eh, sila daw yung magka-claim eh. Nung inatake nila yung Malacanang, ang daming pinagkukuha ho doon ng mga gamit, ng mga ano. Eh, nasaan na yung mga minamahal natin na kasubaybay, ha? Yung mga paintings, mga lumang paintings. Oh, nasaan na yung mga taga-subaybay? Masyadong personal, samantalang na umapila na rin si Marcos on that time na gamitin na yung nuclear para sa alternate sa pag-ano ng kuryente na ating bansa. Pero bilyon o pesos ang ginastos. Makalipas lamang ilang taon na hindi nila minaximize at ginamit yung mga minamahal natin na kasubaybay, ha? Kaya ito nagdurusa pa rin si Juan de la Cruz. Ano na nangyari kay Juan de la Cruz? Kawawa si Juan de la Cruz, ha? So tayo magko-commercial, magbabalik tayo makalipas na ilang mahalagang paalala, ha? This station is your radio, your station. Fresh music all day. Dance to the beat of your number one local station. The new brand of radio. Number one radio station. Radio. Playing more music. The best music. 1.1 FM. More music. My radio. Kasanidigan mo. Diretsahan ang programang tatalakay sa usapin ng bayan. Diretsahan. Tutugon sa hinaing ng mamamayan. Diretsahan. Pupunahin ang matiwali sa lipunan. Diretsahan. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Diretsahan. Makakasama si Nelson Dimapilis sa 102.1 FM Smart Radio. Sana All Smile, programang magbibigay linaw, payo at solusyon sa inyong mga problema at suliranin. Insyong panglungkunan, pangkalikasan, proyektong pangkaundaran, pangkabuhayan. Tuwing Sabado, ganap na ikawalo hanggang ikasampunang umaga. Kasama ang program host, broadcaster, Lloyd M. Angel Jr. Dito sa 1.5 FM. My Radio, kasandigan mo. Balita, ang programang nagbabasid sa mga kaganapan sa kapaligiran. Runda Balita, mga isyu sa bayan at lalawigan, tututukan. Runda Balita, tatalakay ng mga isyu at pangkabuhayan sa lipunan. Runda Balita, subaybayan si Joel Kabagtulan, tuwing Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang yan sa Laging Masaya. Sa 102.1 FM. Smile Radio, kasandigan mo. Hello mga kachika! Hashtag tawanan, hashtag kwentuhan, hashtag updates at iba pang chika. At makakasama nyo ang iyong chikadora na Chicks Pa. Abangan si DJ Chicksy sa Chicksy Chika. Every 9 to 10 a.m. Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Chicksy Chika, only here at 102.1 FM Smile Radio.
usapang may kabuluhan. Ang tambalang Tito Ming at Tita Minda. We talk everything under the sun. Mga usaping may katuturan. Mga usaping may pinakaabangan. Usaping makabuluhan. Subay ba yan? Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang yan sa 102.1 FM. Smile. Smile Radio. Kawal ng Bayan in Action. Palatuntunang magbibigay daan upang kilalanin ang mga kawal na dapat nating saluduhan. Mga bayaning buhay na patuloy sa paglilingkod sa ating bayan. Kawal ng Bayan in Action. Ilalahad ang iba't ibang aksyong ginagawa ng mga kasundaluhan para sa kaligtasan ng mamamayan, maging sa pagdating ng anumang uri ng kalamidad. Kawal ng Bayan in Action. Maaasahan sa lahat ng pagkatataon, hatid sa inyo ng broadcaster, KBP member at host anchor, Dante Abrera. Maririnig at mapapanood tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa 102.1 FM. Smile Radio. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot-sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Fresh music all day. Dance to the beat of your number one local station. The new brand of radio. Life. 102.1 FM. Playing more music. The best music. 102.1 FM. More music. My radio. Kasanitidan mo. 102.1 FM. Fresh music all day. Hoy, nagbabalik po ang programa ng Sunday Ratsada, Pinasaya at Balitaan. Dito lamang yan sa 102.1 FM Smile Radio, kasandigan mo. Ang tumpak na oras, buong kapuluan ay 29 na minuto bago sumapit ang 12 ng tanghali. 26 ng Disyembre taong 2021. Hoy, para muna sa inyo to ha. Meron ba? Meron? Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You are just part of a dream.
nothing more, so it seems. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile, 'cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time, we'll be together. Every little time, the spacious smile, a twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more, so much stronger than before? Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time, we'll be together. Little smile, the spacious smile, a twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer. You and I. So yan po ating pong first ito po sa program nating Smile Ratsata, pinasaya at balitaan, ha. Magbalitaan naman tayo ngayon, mga minamahal nating taga-subaybay. Uy, teka muna, ha. Basahin muna natin itong mga message natin, ha. Uy, Merry Christmas, sabi ni Jeus Mercado, sabi ni May Puhanes Moreno. Hello po, hello din. At sabi naman ni Verna Mercado Valdez, Merry Christmas po. Merry Christmas din, ha. Jeyu, sabi niya, kumusta kayo dyan? Kumusta po ang Pasko dyan sa studio? Hoy, andyan pala, Rodriguez May, ha? Good morning, Merry Christmas. Good morning din sa'yo at Merry Christmas sa May. Si Jeyu Mercado, San Pablo City po, Laguna. O si Lore Brigoli, good morning. At sabi naman si Jeyus Mercado, ang sabi po sa akin ng mga matatanda po dito sa akin ay maraming tulong. Uy, sino to, ha? Teka muna. Maraming tulong ang ginagawa ng mga Marcos na hindi nila isinasa-public pa. Sa bagay po, mas maganda po ang tumutulong na bukal sa puso at tunay na pagtulong po sa kapwa ang unahin, bago ang pagpapapogi. O tama po kayo doon, ha? Kasi hindi sila, no? Hindi sila, hindi nila ina-announce publicly yung mga tulong nila, eh. During that time, yung panahon nila, mga minamahal natin, mga taga-subaybay. At nagulat nga ako, yung nung interview, in-interview si Bongbong, ang sinabi sa kanya, ano ba ang nagpapaiyak sa'yo? Alam niyo po, ano, kasi ano siya, eh, pro-education siya, eh. Alam niyo ba ano yung napupunan na sinabi niya? Halos napaiyak daw siya nung sa ginawa ng mga guro
na umakyat ng mga bundok, dala-dala ng mga sakay sa mga, minsan sakay sa mga kalabaw, yung mga depressed areas, pinunta ng mga guro para lang i-award yung certificate ng mga kanilang mga estudyante. Kaya pala paraging yung sinasabi sa kanyang interview, ha? Dapat yung values ng Pinoy, yung mga pagiging Pilipino, gusto niya, sabi niya, gusto niya iangat. Iangat yung values na hindi naman tayo na kinilala na bilang mga sangga, no? Ha? Bilang mga mababang uring lahi. Yun po ang objective niya, eh. Sa lahat ng presidente tumakbo, wala silang hinahangal na ganung objective. Kasi po, pagka mataas na ang value mo, mataas ang pagkilala mo sa batas, mataas ang pagkilala mo sa otoridad, magkakaroon ka ng disiplina, mga minamahal natin na kasubaybay. Yung pagpapahalaga na yung sarili na hindi ka gagawa ng masama dahil mga masama ka, aayawin ka na, aayawan ka ng mga tao. So, maganda po yun kasi yung values ay pinapaangat mo yung values na pagiging Pinoy. Na kinikilala ka doon sa abroad, mataas ang respeto sa ng mga abroad. Kina yung mga British, di ba? Yung mga US. Ang taas ng pagkakakilala, ang recognition ng society. So, that's the dream. Hangad ni, ano, no? Hangad ni Bongbong Marcos doon na mapaangat yung value ng mga Pinoy. At the same time, gusto niya para maging tuloy-tuloy ang mga development, mga implementation ng mga development program. Mag-unite na mga Pilipino, magkaisa na. Wala na tayong ano, kaya naman tayo hindi nagkakaisa. Alam niyo ba bakit? Alam niyo bakit mga minamahal natin kasubaybay, ha? Kaya watak-watak tayo. Dahil po dun sa mga ano, self-interest na ginagawa nila, gusto nila, sila-sila lang ang alam mo yung satisfaction, eh. Minsan yung satisfaction dapat ano na yun, controlin na yun. Ibig sabihin, maging masaya ka, maging satisfy ka na na nag-unite ang Pilipino, masaya ang Pilipino, umaasenso ang Pilipino, ha? Hindi lamang yung mga lahi nyo ang pinapaano nyo, ha? Pinapaunlad nyo, ha? Ang tumpak na oras sa buong kapuluan ay 20 minuto bago sumapit ang 12:00 ng umaga ng tanghali, ha? Kakain na tayo. At si Jeyus Mercado, pa-request po ng After All. After All, tayo naman na maging masaya doon, mga minamahal nating taga-subaybay. Kung magkakaisa tayo. Sa lahat ng mga kandidato, mga minamahal nating taga-subaybay, wala pong ano, ha, wala pong nanawagan ng gano'n na palagan natin yung value ng Pinoy. Pataasin natin yung value ng Pinoy. Kasi po, pagka mula roon po, yung alam nyo ba, yung isa sa sabi ng mga psychologist, isa sa mga mataas ang pagpapahalaga nila sa kanilang mga sarili, ay yung po mga ano, yung mga Arabic po, yung mga Islam communities. Sa kanila po, hindi na uso sa kanila yung ano, yung CCTV, ha? Mga kung saan sa mga departments at sa mga offices. Kasi mataas nga yung pagpapahalaga nila sarili and they follow the rules. Tama yung sinasabi ni Bongbo na kung magkakaisa tayo, mag-unite tayo, eh wala na pong ano, madalang na lang po siguro ano. Siguro at ang kailangan na lang resolbahin, mga minamahal natin sa taga-subaybay, ito pong resolbahin natin problema natin sa kahirapan. Para kung wala namang mahirap, lahat ay busy. Ay, example ko lang kayo, ha, yung may kakaunti lang mga criminalities na nangyayari. Kasi alam nyo po mga minamahal na kasubaybay, ang kakambal ng kriminalidad ay kahirapan. So nung pumasyal ako sa Binondo, wala akong nakikita manlilimos doon. Yan po sa Binondo na halos sinakop na ng mga Chinoy yan, eh. Wala kayong makitang tambay. Lahat ng mga tao doon, abala, busy, may negosyo. Kahit na malit na negosyo, yung mga nagkakariton, may negosyo. Kasi mukhang ang himig natin, pinapaalis po nila doon. Yung pagkakay ko yung nakahiga ng salansangan, pinapaalis po nila. Kasi kung wala ka rin namang gagawin doon sa Binondo, eh anong mangyayari? Anong gagawin mo? Diba? Baka ikaw ay magsasamantala doon sa mga negosyante. So ano susi lang? Ang business oriented ng mga tao doon sa Binondo. O, okay na sila doon. Okay na mga buhay nila.
So kung i-adapt natin yung mga ganung mentality na ang government tutulong sa kanyang mga mamamayan at bibigyan ng hanap buhay, mag-isip ng mga bagay, tapos lahat ng mga ano, lahat ng mga yung ano, yung tangkilik produktong atin, yun po dapat ipatupad natin, mga minamahal natin sa kasabay-bay. Kasi kung hindi naman natin na tangkilikin ating produkto, eh, hindi tayo yayaman, hindi tayo aasin. Maghihirap po tayo, mga minamahal natin na kasubaybay, at maging problema na rin ng bansa yun. Kasi kung naghihirap ang mamamayan, walang ano, walang tawag nila business activities para man lang kumita, di kawawa po ang ating pong ano, ang ating pong mamamayan, ang ating community. At diyan po, siyempre, kakambal nga ng criminalities, kakambal ng crime ay kahirapan. Kaya kapag hirap ang tao, isang papasukin nila, papasok sila sa droga. Natingin nila easy money kung tawagin nila. O, di ba? Kaya dapat yung parang yung values, economic development. Oy, para kay ano to ha? Ay, wait. Tama ba? Tama ba ito ano? Jesus Mercado? Well, here we are again. Tama ba? Tama. Wait lang. Mukhang bibiri tayo na matindihan doon, ha? Okay, para sa'yo, Jeyus, ha? Dahil ikaw ay nag-request for this Jeyus Mercado. Well, here we are again. I guess it must be fate. We tried on our own, but deep inside we known we'll be back to set things straight. I still remember when your kiss was so brand new. Every memory repeats, every step I take retreats, every journey always brings me back to you. After all this time it starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it comes down to me and you. I guess it meant to be forever, you and me, after all. When love is truly right, it lives from year to year. It changes as it goes, so and on the way it grows, but it never disappears. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it meant to be forever, you and me, after all. Always just beyond my touch, you know I needed you so much. After all, what the
all is living for. But after all the stops and starts, we keep it back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me, after all. Two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it comes down to me and you. I guess it meant to be forever, you and me, after all. Parang nahirapan tayo dun ah. Teka muna eh. Yun, nahirapan tayo, James Mercado, pero at least we tried, we did the best that we can, ha? Hoy, si Michelle Mesa Maglanglang, ang sabi niya, good morning Sir Lloyd Angel Jr. Merry Christmas, Philippines. Yan. Oh, yun, tama. Ah. Kinanta na natin na Jayus, ha? Medyo pinabirit mo ko na morning, ha? But anyway, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa atin dito po sa ating programang Sunday Ratsada Pinasaya at Balitaan, ha? At yun po ay yun. Thank you po ulit. Yan, sabi ni Jayus sa kanya pong request after all, ha? Oh, magandang message yung after all, ha? At medyo na-impress naman tayo dun sa message yung after all, ha? Yun, si Cherry Borromeo Corpus, ang sabi niya ay Merry Christmas po. Hoy, ang balitaan natin ngayon ay pag-uusapan natin mga ano ngayon, mga politics na ngayon na pinag-uusapan natin para pre-exposure tayo. Para at least po eh makita natin kung sino yung pipiliin natin na uy, si Cherry Borromeo Corpus, Merry Christmas po. OFW from Bahrain is also watching. Maraming salamat po, Cherry Borromeo, ha. Uy, ang alam ko, meron tayong ano noon, ha. Yung where is that? Station manager. Ating supposedly, ha. Supposedly sponsors natin, ha. Where is that? Uy, kumusta kayo dyan sa ano, ha, Cherry? Dyan sa Bahrain, ha. You're watching me. Eh, kumusta po? Ano po nangyari dyan? Kumusta ating mga kababayan Pilipino? Ang alam natin, eh, maraming ano dyan, maraming BBM, ha? Talagang kumikilos na worldwide ng mga BBM. Lumabas na po sila, eh. Kasi meron na silang ninagawang analysis. Mukhang pinapaniwalaan na nilang analysis, yung analysis nila. Na yung mga pumalit kay Marcos, ay nagpayaman lang. Mukhang nga tumama sila doon. Kasi ilang mga private, ilang mga government property. Government ano ba yun, mga yung ano yung utilities, yung basic na gamit natin, tulad ng kuryente, at tubig, ano pa, gasolina, yung ating himpapawid, ang ating Philippine Airlines. Okay lang, sige, pwede pa. May we have still a time to for your request. Imagine niyo po 'yun, na privatized na. Wow, okay sila Cherry Borromeo Corpus ng Bahrain. We're okay, sir. Haha, yes, solid BBM, sir. Oh, biro mo. Biro mo sila dito, sinor. Nagpasorbe, naging pangatlo din namin yung pangatlo si Bongbong Marcos. Eh, samantala yung mga nailabas sa mga caravan. Ah, hindi na makadaan ang mga tao. Even the sasakyan, inabot pa nga ng gabi yung caravan. Tapos kulelat. Ano na yan? Sana sumabay kayo dun sa ano. Yung mga gustong sumabay sa kalakasan ni ano ni Bongbong Marcos. Gayahin niyo rin yung mga caravan. Tingnan natin kung kayang tapatan. Pag kayang tapatan, posible na maiisip natin na
talagang ano, talagang lumalamang kayo. Pero ayan o, sa Bahrain, even sa Bahrain ay si Cherry Borromeo. Cherry Borromeo Corpus, ang sabi niya, sabi niya, we are, oh, we're okay, sir. Ha, 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 yes. Solid that BBM, sir. Sabi niya ay from Bahrain, still watching us. Uy, salamat sa pag-subaybay nyo sa ating programa. At tangkilikin nyo ang buong programa natin. Ha? Hindi lamang buong programa, at mag-ibang susunod ng mga program ay tangkilikin ninyo, ha? Ano ba request ni ano ni Cherry Borromeo Corpus? Hoy, kumusta kayo diyan ha? Ingat-ingat. Pwede mo ibalita, Cherry, may mga 'di ba ano kasi minsan yun na napapanood namin sa social media, minsan na-abuse yung ating mga Filipino worker diyan sa abroad ha. Then, not only Bahrain, particularly sa Kuwait, sa Saudi. Na-abuse ang mga mamamayan natin, ha? Eh, kayo dyan, kumusta kayo dyan? Eh, alam nyo ba, alam mo ba, Cherry, na eh, ewan natin kung saang level na nakarating yung OFW commission? Tatayuan kayo ng, tatayuan ng overseas workers ng opisina. Diba, may dati, OWA, POEA. Eh, ngayon, magsama-sama na yan. O ano na, ito ng overseas commission. Overseas department. Yes, of course, pagka meron kayong department, may mga bawat bansa, merong representative yan. Siguro sa laki ng bansa, ano? Hindi, kung nasaan ang mga Pilipino, ha? Ito, panawagan natin sa ano. Dapat yung mga nasaan ang ating mga Filipino workers, yung maglalagay doon ng mga ano, mga offices ang ating pong department ng OFW department. So sabi ni Cherry Borromeo Corpus from Bahrain, dito po sa Bahrain yung naabuso not so much, ay buti naman at least meron pa rin. But more on Saudi po. More on Saudi, maraming naabuso, more on Saudi. Yeah. So, pabor ka ba doon na lalagyan na OFW department? I think sa dami na naging... sa dami na mga naging presidente, hindi mo lang naisip yan. Ha? Ako okay yun. At least magkakaroon ng... alam nyo po ba yung ano? Yung pag itinayo na yung OFW department. So, magkakaroon siya ng mga offices ng bawat bansa. Na pwede yung lalapitan natin mga Pilipino diyan na halimbawa discontentment sila or na-abuse sila, di ba? So if the case will be like that, malay natin baka maging katulad tayo ng alam niyo ba yung konsepto ng local government code. Although we are not a lawyer, pero dahil po sa ating ma-exposure dyan sa organizing, kasi ang ating pong background is community organizing. So doon po natin nalalaman nung panahon ni Marcos at panahon ng Aquino sa implementasyon ng local government code. Sa ngayon po, sa ngayong panahon na to, ang tawag sa kanya is decentralization. Na-decentralize na lahat ng mga LGUs, mga kanilang mga development program, pwede na nila pong ini-implement. Meron na silang autonomiya. So malay natin, Cherry, ha? Baka sa susunod na ano, para baka magkaroon ng department kayo dyan. Ayan, buti naman. So baka pagka nagkaroon kayo ng department, magkakaroon siya ng parang tinatawag natin ex officio government. Na sa level pa lang nila, pwede na dinggin yung mga complaint natin mga Filipino workers. Alam mo ba, Cherry, isa sa apila at panawagan ni ano natin po ni Bongbong Marcos, yung pahalagahan yung mga ano pataasin ang kalidad ng uri
lahing Pinoy, lahing Pilipino. Gusto niya mangyari yun na para pagdating, pagpunta mo sa abroad, alam mo yung pagpapahalaga sa'yo, mataas, di ba? Mataas ang level, hindi yung tingin sa'yo na napakababa. So ayan, may message si Cherry Borromeo Corpus na sabi niya, but Filipinos are fighters. Tama po yun. At nakita nga niya, ni Bong, sa kwento ni Bongbong, nakita niya, na-realize niya na talagang disiplinado at masipag at masikap ang mga Pilipino. So sabi ni Cherry, but Filipinos are fighters po. So don't worry, mas matapang kami. Okay. Ano lang po tayo, basta tayo ay nasa katwiran at tama. Ilabas natin ang ating pong kakikisigan, ha? Buti naman kayo, Cherry, dyan sa ano, at least sa pamamagitan ng ganitong programa, pwede kang mag-broto. Halimbawa, kung meron mga kapwa Pinoy o Pilipina na abuse dyan, you can send us message here na kami naman sa pamamagitan namin. May parating naman namin sa mga agencies dito. At sukdulan may parating natin sa Office of the President, ha? At least po, ngayon ay yung oligarchy, although nandiyan naman sila, yung kanilang power, yung kanilang kapangyarihan, utay-utay lang ano, ha? Ano daw utay-utay na? Hindi na masyadong ganun ka-powerful, ha? Kasi po, dati-dati ay sinasabi nila, ang oligarte ay kinokontrol na niya lahat. Kontrolado niya ang politika. Kinokontrol nila ang negosyo. Kaya mga mahirap, matatalino at may pagkakataon, wala nang mga panahon o hindi na nabigyan ng pagkakataon ng magnegosyo. Kaya ginagawa nila, katulad mo dyan na Cherry, nag-abroad na lamang, ha? Uy, baka naman ano, ha? Hoy, sabi ni Cherry Borromeo Corpus, ha? Pag bulyawan ka ni Madam, bulyawan mo din po. Wahaha! Teka mo na. Hoy. Wala, meron pong ano, ha? Yun po sabi ni Cherry, ha? Pag bulyawan ka ni Madam, bulyawan mo. Basta po nasa katwiran tayo, ha? Ipaglaban natin yung ating mga katwiran at bilang Pilipino. Papanawagan natin yan pag nakapwesto si BBM na i-priority yung tayuan kayo ng department OFW overseas siguro worker lang overseas worker department, ha? Para meron po mag-entertain at mag-validate, mag-evaluate ng mga complaint nyo, ha? At saka ano po, ha? Tapanawagan dyan sa mga embahada, yung istat embahada, bisitahin naman nila yung ano, kaya tawagan naman nila yung ating mga workers na naka-deploy sa iba't ibang lugar dyan. Yung bang monthly, kinukumusta nila monthly. Hindi, wala na silang ginagawa, ha, mga minamahal. Hindi, wala ka ng ano, wala ka ng ginagawa at nag-aantay na lamang kayo ng sweldo. Nababalitaan natin, marami pa lang mga Pilipino at Pilipina workers dyan sa abroad, lalo sa Saudi. Kaya kawawa po yung mga ano, dahil kung walang yung bang walang matatakbuhan, napaka sila'y lumaya sa kanila pong mga amo, wala na silang matatakbuhan, pag-alagala na lang sila sa lansangan. Baka sa darating na pa na, maging ano na lang sila, beggars o pulubi dyan sa abroad. Kung merong ano po, parang ano yung, ano ba tawag doon? Yung, nakakalimutan ko ng term doon, ha? Yung merong boundary, na pag narating mo yung ano, yung lugar mo, dyan sa abroad, di ka na pila nila pwedeng galawin. Hoy, ingat-ingat kayo dyan, ha? Cherry Borromeo, ha? Cherry Borromeo Corpus, ingat-ingat kayo dyan sa Bahrain. At Merry Merry Christmas sa iyo, ha? At sa lahat ng mga kasamahan mo dyan, Merry Merry Christmas. Okay naman yung maging matapang. Maging matapang tayo sa katwiran. Sa tama lang.
pagka sa mali, ay magpapaliwanag tayo. Pero huwag masyadong gagawa ng kamalian, ha? Alam nyo ba yung, ano, yung galit ng tao? Bakit yung galit ng tao ay talagang, ano, talagang tumitindi? Ang tawag po doon, Cherry. Ayun, sabi ni Jace Mercado, border. O, tama, tama yung border. Napaka, alam mo, sa US. Eh, meron ko na panood sa mga pelikula eh. Ha? Nakarating na sa border, hindi ka na pwede nilang habulin at galawin. Okay, maraming salamat, Jayus, ha? Hoy, maraming salamat sa Cherry, Cherry Borromeo Corpus sa iyo pong pagsubaybay at pakikinig sa atin, ha. Sabi niya, Merry Christmas po. Out po muna ako. Time to work always. Sumusubaybay sa programa niyo. Good day po. Bahrain time check. Hoy, Bahrain time check is 5:16 a.m. or 5:16 in the morning. Hoy, dito po sa atin 12:03 in the afternoon. Ha? Hoy, maraming salamat sa iyo, Cherry Borromeo Corpus. Ayan, sabi niya, thank you sir, Merry Christmas all staff of 102.1 FM Smile FM. 102.1 Smile FM. Maraming salamat, Cherry. Hoy, tayo po yan. Hindi na natin kakambiang oras. Ora de peligro na, ha? At nandiyan na, nakaready ng mga susunod na mapagprograma na magbibigay sa inyo ng aliw, ha? Mag-entertain sa inyo sa Himpapawid. Hoy, Jayus, ha? Maraming salamat sa iyo pong request. At bago tayo magtapos, binabati natin ng maraming salamat at magandang maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay at Merry Christmas po sa inyo. Si Jayus Mercado, May Pujanes Moreno, Verna Mercado Valdez. Verna Mercado Valdez. Uy, tingnan mo nga naman. Rodriguez May. Jayus Mercado, Lorey Brigolia. Bernadette Mercado Valencia, Merry Christmas, sabi niya. Jayus Mercado, Michelle Mesa Maglanglang. At si Cherry Borromeo Corpus. Hoy, mga ano, Jayus Mercado, the worldwide listeners po. Maraming salamat, Jayus Mercado, sa pagsubaybay at pakikinig. Sila po yung nakikinig. Even sa nasa Bahrain na, nakarating na tayo sa Bahrain. Hoy, sabi ni Jayus Mercado, Merry Christmas po sa bumubuo ng 102.1 na Smile Radio. Bawal ang nakasimangot sa at sa lahat po ng listeners po. Worldwide listeners po ay bawal po ang nakasimangot, ha? Lalo na ngayon ni natapos na ang kaarawan ng ating Panginoon, ha. Kaya po mayroong festival 'yan. Kaya po ang December 25 festival kaarawan ng ating Panginoon, ha. Para pagbigay ng pagpapahalaga sa kanya. At, yes, of course, pagbaliktanaw sa kahalagahan na kanyang ginawa at contribution sa atin, ha? Bilang tayo ay mga tao, ha? Maraming salamat, and this is Lloyd Emmanuel Jr. saying
naman ang nag-iwan sa inyo, nagsasabing manatiling malakas, matatag, anuman suliranin problema ating hinaharap. Lagi po nating tatandaan na meron po tayong dakilang tagapaglikha. Bawat oras, bawat minuto, bawat sandali, ito po ang ating Panginoon. Maraming maraming salamat. At bago pa rin tayo magtapos, ay binabati, ay sabi pa rin niya ni J.U.S. Mercado, dapat lahat po tayo ay naka-smile. At sabi ni Ate Rosita Garciano Corpus, gandang tanghali po. Oy, maraming maraming salamat po sa inyong pong pagsama at pagsubaybay. Lloyd Emmanuel po sa 102.1 FM Smile Race, sabi ni Ate Corpus, Merry Christmas po. Oy, maraming maraming salamat. Mabuhay worldwide. Mabuhay Pilipinas. Yes, of course, mabuhay lalawigan ng Laguna. At maraming maraming salamat, J.S. Mercado, saying keeps safe and God bless. Yan po ang ating mga taga-subaybay. Maraming maraming, kung wala kayo, wala kami dito. Alam niyo po ba mga minamahal nating taga-subaybay? Kayo po ang nagpapalakas at nagpapasigla sa amin dito sa Progresa Station, ha? At sabi ni Ate Rosita Garciano Corpus, God bless po. Maraming maraming salamat. Lloyd M. Angel Jr. Ang tupag na oras sa buong kapuluan. Daba 8 minuto makalipas ang ikalabing dalawa ng tanghali. Ika-26 ng Disyembre taong 2021. At papasok na ang 2022. Maraming salamat, Lloyd Emmanuel Jr. saying bye-bye.